So, Welcome. guys, itong kauna-unahan kong vlog. So, dahil yung mga student ko, ilan sa kanila nagre-request, eh, pwede po bang mag-vlog ka? So, by the way, ako po si Mark. Mark Kisay. So, ako po isang Japanese language teacher. So, ilan po sa mga student ko nagre-request sa akin kung pwede raw po ba ako mag-vlog ilan sa mga kinalilutukan nila para mapaulit-ulit nila yung video. So, ito na nga. So, ito nga po ang una kong vlog. So, I made this video para sa kanila. So, susubukan ko na din para sa mga gustong makaalam ng mga ng ilang kinalilituhan ng mga student ko. So, which is particle. So, ano kong tatakal is particle. De. At particle. Ni. Ano nga bang kahibahan ng dalawa? No. So, usually po, simple lang. Ang particle de po ay tinatawag namin as a place of action. Ginagamit ito para sa lugar kung saan mo ginagawa yung verb. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Shokodo de tabimas. No? Shokodo de tabimas. Ibig sabihin nun, kakain ako sa dining area or kitchen. Dahil ang shokodo is kitchen, de as a particle kung saan mo gagamitin yung gagawin yung verb, and tabimas na to eat. So yun po ang gamit ng particle de. Samantalang ang particle ni sa may pinakamaraming pinagagamitan na mga verb. So ang ina-advise ko lang, kailangan maging aware kayo sa mga verb na ginagamit nyo. So usually ang particle ni ginagamit sa mga verb na mga motion verb. Eh daw maraming iba't ibang klaseng verb. So ngayon, palatandaan lang natin is motion verb, which is yung mga papasok. Papasok. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Densha ni norimas. Densha ni norimas. So densha as a train ni para verb na gagamitin mo is norimas, which is pagpasok. So, dahil ang norimas natin is papasok, kaya may particle ni. Okay? So, para hindi malito, subukan nating pagsamahin sa sentence. No? For example, eki as a train station, de para sa place of action, densha as a train na sasakyan, and ni para sa particle, dahil ang gagamit natin isang motion verb na norimas. Poy natin, eki de densha ni norimas. So, ganun lang po yung kasimple. Nangangahulugan lamang na yung eki, dun ko gagawin yung pagsakay, pero hindi ako sa eki sasakay. Saan ako sasakay? Dun sa densha. No? Kaya po, yun po yung particle ni. Dun natin gagamitin. So, basically, lagi ko namang ina-advise sa mga student, kailangan alam nila kung ano yung verb na gagamitin sa sentence. No? Kailangan alam nila yung mga peaks na pinagagamitan ng bawat particle. So, lagi lang natin tatandaan, ang particle de is place of action and particle ni is para sa mga motion verb na papasok. Yun yung kadalasang kinalilituhan ng iba. So, sabi ko nga marami pang particle na pinagagamitan ng marami pang sentence na pinagagamitan ng particle ni. So hopefully, ito pong vlog na to is makatulong sa mga bago pa lang nag-uumpisang matuto ng Japanese language. So muli po, marami pong salamat. And then, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang video. Marami pong